Sige po, let's open our Bible po to 1 Chronicles 29, verses 10 to 20. 1 Chronicles 29, verses 10 to 20 po. Sige po, please join me in the reading. David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, O Lord, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. We are aliens and strangers in your sight, as were all our forefathers. Our days on earth are like a shadow without hope. O Lord our God, as for all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name, it comes from your hand, and all of it belongs to you. I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things have I given willingly and with honest intent. And now I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. O Lord, God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, keep this desire in the hearts of your people forever, and keep their hearts loyal to you. And give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your commands, requirements, and decrees, and to do everything to build the palatial structure for which I have provided." Then David said to the whole assembly, "Praise the Lord your God." So they all praised the Lord, the God of their fathers. They bowed low and fell prostrate before the Lord and the King. Yeah.
attention. Oh God, hallelujah. Open up my eyes and wonder.
Thank you.
Jesus Christ, my King. What a wonderful baby.
to this moment, this morning, that you have once again gathered each one who has your church here at Binyan, Panginoon. Sige lang Diyos, it's so joyful to be with the brethren, Panginoon. Napakasaya ng pinagsasama-sama mo ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod sa ganitong klase ng pagdiriwang, pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa mga awitin, sa tugtugin, sa mga palakpakan, sa ayawan, sa kasiyahan, Panginoon. Kagalakan na ikaw ay kasama-sama namin, Panginoon. Ikaw ang siyang sinasamba namin. Ikaw ang tinataas ng aming mga langit, Panginoon. Ikaw ang pinupuri ng aming mga isipan. Ikaw ang nilulugdog sa aming mga puso bilang Panginoon Diyos at Panghari ng aming mga buhay. Father, we open up our lives to you, Panginoon. As a song we sang, Panginoon, we open our lives to you, Panginoon. Help us live in the fountain of your love, Panginoon. Help us grow in the understanding, in the discernment of your will for each one of us, Panginoon. Kinang Diyos, help us know your word, grow in the understanding of your word. For we cannot live obedient and faithful to your word apart from your word itself, Panginoon. We need you, Panginoon, to teach us. We need the Holy Spirit to guide us. Each moment, each meditation of our lives, Panginoon. It's reading me and doing, understanding your word, Panginoon. Help us. Make us grow in the knowledge, in the understanding, and in the wisdom of your word, Panginoon. Kinamasok na kami ito, narito kumuli kami, Panginoon. Inipon mo, magsama-sama, magpuri, at sumamba sa iyo, Panginoon. At sa mga salita mo na aming pong naramdamin sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong pong mensahero, dinala sa amin. Tekin ang Diyos, continue to bless your messenger, Panginoon. Sinagpala mo po, naunawaan po namin na mga salita mo habang binubulay-bulay ng aming mensahero, Panginoon, ay tunay mong pinagpala sa kanyang buhay. Let the overflow of the power of your words, Panginoon, ay pumuno sa amin sa umagang ito, O Diyos, sa pamamagitan ng mensahero mo, Panginoon. Let the anointing, let the power of your word na siyang ikinagalak ng mensahero mo habang nagbubulay-bulay siya sa iyong mga salita, let it flow to each one of us, your church, Panginoon, upang kung paano binusog mo ang aming mensahero, na biman ay busugin mo, Panginoon, na nanapin ang bawat isa sa amin sa iyong mga salita. Sa presensya, help us feast on your word, Panginoon. Tulad po ng aming pagdiriwang sa araw na ito, we are celebrating the first fruit, Panginoon. The custom that the Israelites had in that time, Panginoon. Tagilang Diyos, pwede po, Panginoon, sa mga salita mo, kuliin mo po kami sa bagay ito. Tagilang Ama, tunay nga po na ikaw lamang ang karapat-dapat na ilugdok sa kaluwalhatian. Ikaw lamang ang siyang nararapat na mapurihan sa mga there's no other God beside you, Panginoon. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, ang lumikha ng lahat, the sovereign, the gracious, the faithful God who loves us unendingly, Panginoon. Hindi nagtatapos ang iyong pagmamahal, Panginoon. At kami ay lagi mong binubusog ng iyong pag-ibig. Okay, namamasok pagkat ito, patuloy namin tinatalaga sa iyo ang mga buhay, ang mga pag-iisip, pandinig, mga puso ng bawat din sa our lives, Panginoon. Bilas with your presence, Panginoon. At sa mga gawain namin gagalapin sa bagay ito, we continue to submit them all to you. Maging ang activities pa namin, doctrine, the discipleship, and every activities we'll be giving this morning. Everything, Panginoon, this day, we commit to you, Panginoon, in the blessing, in the grace, in the sovereignty of the Holy Spirit that will be leading us in every activities that we'll be giving this day, Panginoon. We give you, we submit all this to you, Father. We submit this all to you, our great shepherd, Panginoon, for the glory, for the honor of your name, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, with the leading, the guidance of the Almighty Holy Spirit. Father, this we pray. Amen. Amen. I give you praise.